Mami, bakit hindi na po nagvi-visit sa amin si Tito Rios? Kasalukuyan kaming kumakain ng almusal nang magtanong si Stephanie. Nakatingin lang ako kay Lucas, walang emosyon ang mukha nito. Si Stephen naman ay tahimik lang. Malapit na rin pala ang birthday nila. Palak silang ipakilala ni Lucas sa lahat. Hindi na namin kasama si Tita Luciana. Sabi niya ay ayaw niyang maging pabigat sa amin. Kaya bumalik ito sa kanyang mansyon. Isa pa, sabi niya naman nandun si Lassie para alagaan siya. Noong una nga ay nalungkot ang kambal. Pero pwede naman bumisita, di ba? Paulit-ulit na tumatawag sa akin si Mama pero hindi ko siya sinasagot dahil sigurado akong tungkol yun kay Rios. Alam ko na gusto niya ito para sa akin pero si Lucas ang mahal ko at hindi na magbabago yun. Ayoko na makipagtalo lalo na kay Tito Sandro. Ayoko ng gulo at away. Pagkatapos namin kumain at mabilis na umakyat sa kwarto nila ang kambal para magbihis. Sinabi kasi ni Lucas na isasama namin sila sa pagpunta sa kumpanya nito. Siyempre excited sila kahit naman ako. Ilang taon rin akong hindi nakapunta doon. Parang gusto ko na lang ulit maging secretary ng aking asawa. Nakakamiss lang. You look so gorgeous, wife. Nagulat ako nang may yumakap sa akin. Si Lucas lang pala. Kinantilan niya ng maliliit na halik ang aking leeg. Napapansin ko ang hilig niya. Hindi na ako magtataka kung bigla na lang lulobo ang tiyan ko. Tapos triplets naman. Joke lang. Pero mas bet ko kung babae para mas happy. Lucas, mamaya na lang, aalis pa tayo. Ang sarap na mga ibinibigay niyang halik sa akin. Parang nawawala ako sa wisyo. Napatigil na lamang siya nang pumasok si Stephen sa kwarto. Manang-mana talaga sa kanya. Naka-poker face lang. Sungit. Kinuha lang nito ang naiwang libro at lumabas agad. Mami, do I look pretty? Pakyut pang sabi sa akin ni Stephanie. Ang mga katulong ay napapangiti na lang. Binuhat naman ito ni Lucas, kaya tuwang-tuwa. Lumapit naman ako kay Stephen at inayos ang suot nito. Sabi niya nga ay wag na daw dahil big boy na siya. Pakiramdam ko marami itong paiiyaking babae kapag lumaki na. Paiiyakin at paaasahin. Nasa kotse na kami nang bigla namang tumawag sa akin si Mama. Kaya para matikil na, sinagot ko na lang. Pumunta daw ako sa mansyon at mag-uusap kami. Nagpauto na rin siya kay Rios? Nakakainis. Itinuring kong mabuting kaibigan si Rios, kaya hindi ko inaasahan na gagawin niya sa akin to. Kahit ano pang mangyari at gawin niya, hindi ko siya mamahalin at si Lucas pa rin ang ama ng kambal. Hindi niya kami masasira. What the fuck are you doing here? Sigaw sa akin ni Cassidy. Pagkatapos akong pagbuksa ng pintuan. Inaamin ko, maganda siya pero mas maganda pa rin si Yana. She has a nice house. Kawawa naman at hindi na model dahil wala nang tumatanggap. Ang landi kasi. Pero parehong ayaw sa amin ng mga taong gusto namin. Basta na lang ako umupo sa sofa niya at sumandal pa. Inirapan niya lang ako at mukhang naiinis pero di makaangal. Alam niya naman siguro kung gaano ako kayaman, lalo na sa Japan. Mukhang natatakot rin. Siyempre kahit ganun ay nagkakampihan kami. Pero minsan para siyang tanga. Hindi masyadong nag-iisip. Sometimes hindi siya nag-iisip. Hindi ginagamit ang utak. Hindi umaayon sa plano na kinaiinis ko naman. It's look like you're happy. Ano, sinulsulan mo ang mami ni Yana at tito mo? Are they mad at her now? You're already ruining a family. Taas kilay niyang sabi sa akin. Ngumisi lamang ako. Naalala ko malapit na ang birthday ng kambal at yun ang dahilan kung bakit ko siya pinuntahan dahil siya ang manggugulo sa party na yun. Alam kong gagana ang plano ko. Ang kailangan lang naman ay magalit ang kambal sa Del Ferro na yun. Tignan ko lang kung anong mangyayari. Nakita ko ang wine sa kaharap kong mesa. May baso na rin kaya nagsalin ako tsaka ininom iyon. Inis lang na nakatingin sa akin si Cassidy.
Alam ko na ang gagawin ko, and I already know my part. Pupunta ako sa party na yon kahit di mo sabihin. I'm not that fool. Lalong lumaki ang ngiti sa aking labi. Dahil doon, siya gagawa ng iskandalo at gulo. It will be fun. Iniwan muna sa akin ni Yana ang kambal dahil may pupuntahan daw siya at saglit lang naman. Naglaro muna ang mga anak namin sa opisina ko. Masaya akong pinapanood sila. I can't wait to have a new baby with Yana, and if that happens, I'll be the happiest man in the world. Tumingin sa akin si Stephanie at ngumiti. Kamukhang kamukha niya si Yana. Si Stephen naman ay tahimik lang na nagbabasa ng libro at the same time nakikipaglaro sa kapatid niya. Pinicturan ko sila at ginawa ko yung home screen ng cellphone ko. I can't help but to smile. Kung hindi sila bumalik sa buhay ko, siguro hindi ako ganito kasaya. Mawala na sa akin ang lahat, wag lang sila. Because they are my everything. Sila ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. My light and my world. Daddy, look oh! Tuwang-tuwa niyang sabi at pinakita sa akin ang ginawang Lego. Then I joined them. It gives me so much happiness. Hindi ma, hindi ko hihiwalayan si Lucas. I love him. Siya ang ama ng mga anak ko. Nauna siya sa buhay ko bago kayo. Kaya nakatanggap ako ng sampal at hindi ko inaasahan yon. Napahawak ako sa aking mukha at napatawa na mapakla. May pagsisinya akong tinignan. I'm sorry anak, I didn't mean to. I just want to protect you and not to be hurt. Gusto ko maging masaya kayo ng mga apo ko. Naluluha niyang sabi. Gusto niyang hiwalayan ko si Lucas dahil yun din ang sabi ni Tito Sandro. Napaikot na sila ni Rios. Akala ko ba mahal niya ako, ba't mas naniniwala pa siya sa ibang tao? Ang sakit lang. Oo ma, mahal kita pero mahal ko din yung asawa ko. Noong wala ka, siya ang kasama ko. Siya yung nagpasaya sa akin at alam ko naman na hindi niya ako ginusto saktan noon. Pahina ng pahina ang aking boses. Lahat pa ng ginawa niya sa akin noon kailangan may kapalit. Oo, alam ko mahal din ako ni Rios. Pero hindi ko kaya suklian ang nararamdaman nito para sa akin. Anak naman, sabi niya sa akin at hinawakan ang kamay ko, pero iwinaksi ko yon. Galit ako sa kanya. Aalis na sana ako at tinalikuran na siya, pero bigla akong nakaramdam ng hilo. Kaya inalalayan ako ni mama at inakay ako sa sofa. Nag-aalala siya sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa katawan ko. May sakit ba ako? Mauulit na naman ba ang mga nangyari dati? Bakit ba ang daming hadlang sa amin ni Lucas? Ala eh, Ma'am Yana, baka buntis po ulit kayo. Magkakaroon na ata ng kapatid si Stephen at Stephanie. Huli kong narinig na sabi ng katulong bago tuluyang mawala ng malay. Siguro dahil na rin sa stress. Nagising si Yana na nakahiga na siya sa malambot na kama. Alam niyang nasa mansyon pa rin siya ng kanyang mama at Tito Sandro. Ngunit hindi niya talaga mabatid kung bakit siya nawala ng malay. Sana ay wala siyang sakit. Anak, mabuti at gising ka na. Masayang ani ng kanyang ina, pero hindi niya na ito pinansin at kaagad na bumangon. Kailangan siya na mag-aama niya. Lalabas sana siya ng kwarto pero nahawakan siya ng ina sa braso. Yana, you're pregnant. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Kukumbinsihin ko ang Tito Sandro mo. Batid ko naman na wala kang nararamdaman kay Rios. May tumutulo ng mga luha sa mata nito. Dahil doon mabilis niya itong niyakap. Buntis siya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Agad din siyang umalis ng mansyon pagkatapos noon. May sarili naman siyang kotse at marunong siya mag-drive, kaya madali para sa kanya ang makapunta sa kumpanya ng asawa. Binati siya ng mga empleyado. Tanging ngiti lang ang kanyang isinukli. Naabutan niyang tulog ang kambal sa sofa at si Lucas naman ay busy sa pagbabasa ng mga papeles. Napatikil ito sa ginagawa nang makita siya. Naglakad siya palapit rito at yumakap.
yakap ng pagmamahal. Is there something wrong? Malambing nitong tanong. Mabilis naman siyang umiling, hinalikan niya ito sa labi. Sa kanya na lang sasabihin ang tungkol sa pagbubuntis niya, siguro sa birthday na lang ng kambal para mas masaya. Ah, wala naman. Namiss lang kita, hindi ba pwede yun? Ngiti niyang sabi dito. May tumawag kay Lucas kaya napatigil sila sa paglalambingan. Pinuntahan niya naman ang kambal sa sofa at pinagmastan ang mga ito. Halos mapasigaw na si Lucas sa galit nang malaman niya kung sino ang tumawag, si Cassidy. Ang desperadang babaeng ayaw niyang tigilan. Dumagdag pa si Rios na mukhang gustong gusto ang asawa niya. Baby, don't be bad. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para magalit ka. May pang-aasar na tinig ng boses nito. Napatingin siya kay Yana at sa kambal nila kaya pinilit niyang kumalma. Hindi naman nito rinig ang usapan. Cassidy, what do you really want? Kailan ka ba titigil? Mahiya ka naman, pati carry mo wala na sayo. Nakarinig siya ng tawa mula sa kabilang linya. Pakiramdam niya may kasama ang babaeng kausap, kasabwat. Titigil lang ako kapag nasa akin ka na ulit. Sisirain ko ulit kayo at this time hindi na ako nag-iisa. You know me naman. Just for it, Lucas. What is it kaya na magalit ang kambal niyo ni Yana sa'yo? Iiwan ka niya ulit. At namatay ang tawag. Tita? Nagulat siya na makita si Rio sa kanilang mansyon. Wala ang kanyang asawa kaya sino pa ang ipinunta nito. Tatalikuran niya na sana ito pero bigla naman itong nagsalita kaya napilitan siyang kausapin ito. Hindi mo makukuha ang anak ko. Tanggapin mo na lamang na iba ang mahal niya at kailanman hindi ka magiging ama ng kambal. Kaya galit siya nitong tinignan at saka mapaklang tumawa, yung peke. Basura ka lang dati. Kung hindi ka pa pinakasala ng tito ko, hindi ka magiging ganyan. Alam naman nating napilit lang din ang pagmamahal mo sa kanya dati. Kaya kung nagawa mo yun, magagawa din ni Yana. Sabi nito kaya agad siyang natigilan. Minahal ko si Sandro at huwag mong idamay ang anak ko sa usapan. Ito tatandaan mo, hinding-hindi ko hayaan na mapunta siya sa'yo. Kahit anong mangyari, kahit napatayin mo pa ako. Tawa lang ang natanggap niyang sagot mula rito, nang iinsulto. Anong ginagawa mo dito ha? Umalis ka Cassidy, bago pa kita ipadampot sa pulis. Inis na sabi ni Lassie sa babaeng kakapasok lang sa kanilang mansyon. Ang babaeng habol ng habol sa kuya niya. Desperada, pangit pa ugali. At natakot naman ako. Maarte nitong sabi. Malakas pa rin talaga ang loob. Ang alam niya ay hindi na ito model dahil sira na ang career kaya natatawa na lang siya tuwing naiisip iyon. Talo talaga ito ng kanyang ate Yana. Si Tita Luciana, how was her? Kunyari ay may pakialam nitong tanong sabay tawa. Huwag muna sana siyang mamamatay. Aatin pa siya ng kasal namin ni Lucas. Higad girl talaga, ang kati-kati. Tinawag niya ang mga katulong upang paalisin na ito. Mabilis din naman itong umalis. Tatawal-tawa lang ang higad. Talaga daddy? There's a party for us? Really? Sa mansyon po? Masayang tanong ni Stephanie. Nasa kotse na sila at pauwi ng mansyon. Tumango lang si Lucas kaya tuwang-tuwa ito at masaya. Yes babies, di ba yun na yung matagal nitong wish? Ngiti niya namang sabi. Para sa kambal ay regalo na iyon. First birthday na makakasama ang ama at makikilala ng lahat. Mami, may baby na po ba sa tummy niyo? Yun po kasi ang gusto naming gift ni kuya eh. Para happy na po talaga tayo at hindi na maghihiwalay. Hindi niya alam ang isasagot. Tsaka niya nasasabihin sa kaarawan na lang din ng mga ito. Tumawa na lang siya, ganun din si Lucas. Pumulong pa nga ito na patuloy pa rin silang gagawa. Hindi alam na may nabuo na. I love you so much, wife.